Dahil ba tuwing nakikita mo ako, nahihimatay ka na lang? Hindi ko nga alam. Basta ganun, hindi ko sinasadya. Nangyayari na lang. Ipahanap natin si Brent. Yung boyfriend ni Maggie? Oo. Kung sino doon sa tatlo ang magmamatch sa DNA ni Brent, siya ang tunay na anak kanina. Nasistress ako sa daddy mo. Kinukulit ba naman ako tungkol kay Brent? Eh di sabi ko, patay na siya. But of course, that's not true. Ano, bakit ka nagsinungaling? Ginawa ko lang yun dahil gusto ko na matigil yung stress niyo sa paghanap sa anak kanina na yan. Bakit ba kating-katika na mahanap yung anak ni Maggie? Gusto ko lang tulungan sila, Uncle Sarnan. Sino sa ating dalawa ngayon na nagsisinungan? Hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Maggie! Magkasawa na tayo, may mga anak na tayo! May hindi mo masagot ng diretso yung tanong ko. Maggie? Sandali lang! Maggie! Karen, kanina ka. Problema? Siya ang problema ko! Alam ko kung anong habol sa atin yan! Yung reward money na mapapapunta sa akin, yun ang gusto niya! Kung hindi ka titigin, matatama ako sa akin! Kajo! Kajo! Hindi ko sinasadya, Karen. Nagdilim lang paningin ko. Sorry. Kaya mo ako sinakal? Ganon! Nay, tignan mo naman yung sinasamahan niyo. Tignan niyo yung ginawa niya sa akin. Ano, isang araw na lang makikita tayo na lumulutang tayo sa kanal dahil dyan sa lalaking yan? Ay, butang na lang. Hiwalayan mo na yan. Iwan mo na yan. Walang iwan. Walang iwan, ha? Nag-sorry na nga ako, di ba, Karen? Sorry na! Sorry na. Hindi na mauulit. Hindi mo dapat sinaklan si Karen. Saktan mo na lahat, pero huwag kang anak ko! Hiwalay na tayo! Lumalas ka! Ha? Hiwalay? City Babes naman! Huwag naman ako yung anong City Babes! City Babes! Lumalas ka! Hindi ako alis. Hindi ka alis? Sigurado ka, hindi ka alis? Hindi ako alis! Hindi ka alis! Pwes! Kung hindi ka alis, kami aalis! Hay! Abel, I need to tell you something. Bakit parang takot-takot ka? Si Maggie, Abel. What about Maggie? I think buhay pa siya. Nakita ko siya. Daisy, patay na si Maggie. Imposible yun. Bakit naman namamalik mata ka lang? Yeah, you're right. Tsaka, hindi naman kailangan hanapin yung multo ni Maggie. Dapat mag-focus tayo sa paghahanap kay Brent. Ano yung sabi ni Ruth? I don't know. Parang ayaw niya akong tulungan eh. Sabi niya, wala daw siyang alam. Kaya nga rin ako nakipagkita sa'yo eh. Di ba, best friend ka ni Maggie? Baka naman may nakwento siya sa'yo. Tinago ni Maggie ang relasyon nila. Pero nung nag-usap tayo tungkol kay Brent, I made some calls sa mga taong sa circle namin. So ano, may nalaman ka ba? Brent Dizon ang buong pangalan niya. At nakik-out raw siya sa Ateneo. Yun lang eh. Is that enough? Oo naman, Daisy. Well, at least ngayon, may apelido na siya. Well, that's a start. Ngayon, pag nahanap natin si Brent, manalaman natin kung sino talaga ang anak ni Maggie. Lalabas na kung sinong totoong anak ka kanina. Hayaan mo na yun, Nay. Ingit lang yun kasi tayo makakaalis tayo sa lugar na yun. Kailangan sana talaga ikaw yung totoong anak ka rin. Kasi pa nagkataon, wala na tayong pabalikan. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Malakas ang kutob ko. Ako yun. Think positive lang tayo, Nay. Huwag kang umiyak, Nay. Goodbye kahirapan, Nay. Nay, sabihan mo ako. Goodbye kahirapan. Nay, Nay, tama na, Nay, Nay. Alis tayo dito, ha? Isipa. Hindi na tayo babalik dito. Isipa. Goodbye, kahirapan! I'd like you to meet Peter Calzado. Siya yung private investigator ko. Siya yung nakahanap mo sa manifesto tungkol kay Maggie noon. Nice to meet you. A most specialty ko talaga ang mga nawawalang tao. For the right price, kahit sino, nahahanap ko. O sino pala papahanap mo ngayon? Yung lalaking nakabuntis kay Maggie.
Ang alam lang namin ay ang pangalan niya at ang eskwelahan kung saan siya pumasok 15 years ago. Mm-hmm. Enough na ba yon? Alam mo, sobra na yan. Sa panahon ng internet ngayon, malaki yung matutulong ng pangalan at kung maliit na detalye. Good, good. Kailangan talaga siyang mahanap eh. Brent Dison yung pangalan, tapos check mo, baka may record sa Ateneo kasi doon siya nag-aral noong mga mid-90s eh. Peter, nakahanda kami magbayad kahit magkano, mahanap lang siya. Consider this case closed, Mr. Barredo. Baka wala pang isang linggo eh, makita ko na yung hinahanap ninyo. Okay. Saan ko yan ha? Salamat, salamat. Kailangan talaga siyang mahanap kasi siya yung sumusido sa misteryong hinaharap namin ngayon eh. Sigurado. Ba't din yung kasama si Aldrin tsaka si Carla? Naku, Uncle Seven, eh, pinauwi ko muna sa townhouse. Overcrowded na daw kasi dito eh. Nahihiya sila dahil baka nakakasikip lang daw ho sila dito. Kaya nga namin kayo pinatawag kasi medyo masikip na tayo dito. So, we were thinking na lilipat tayo sa bahay natin sa Quezon City. Talaga po? Meron pa po kayong ibang bahay? Mas malaki po ba yung dito? Mas bongga? Oo, Karen. Kaya maganda na kayo lumipat within the week. Kesa kung ma-stress at mapagod tayo sa paglipat, bakit hindi na lang po tayo magbawas ng tao? Ruth, if you are implying na paaalisin natin ang mga bata, hindi mangyayari yun. They're going to stay with us. Hanggat hindi namin alam kung sino ang tunay na anak Karenina. Don't be silly, Auntie. I'm not talking about them. I'm talking about the staff, the housemaids. Ayoko naman hong paalisin ang mga anak Kareninas. Why? Because one of them could be my dearest pamangkin. Abel, Ruth, ano na balita kay Brent? Uncle, wala nang maalala si Ruth eh. Pero, bali, may lead na ako. Nakausap ko na rin yung investigator ko. In a matter of time, mahanap na rin natin kung sino nakabuntis kay Maggie. Nakabuntis? Ang ibig sabihin po... Brent is your father. Ama na isa sa inyo. So, kapag nakita si Brent, malalaman namin ang totoo kung sino sa inyo ang apo namin. Oh, imamatch namin yung DNA niya sa isa sa inyo. Karen, makikilala mo na tatay mo? Ashu. Pinagawa namin itong bahay na to para kay Maggie bilang surprise on her 18th birthday. Kaso nga, ayun, hindi na niya nakita. Kaya napagkasunduan namin kung sino man ang lalabas ang totoong anak Karenina sa kanya mapupunta itong bahay na to. Bongga! Akalain mo, may pera na, may pabahay siya. Tsaka, Nay, sight mo, oh. Ang laki ng space. Para kahit mag-tsatsa ako dito buong araw. Ay! Wala ako may isto. Bakit naman niyang ganyan pa ako? Sayo tayo, bilis. Ay, ikaw na lang, ikaw na lang. Sumayaw na lang. Alam mo yun, di ba yung tsatsa? Yung karami sa akin, tsatsa. Ay, ganito, oh. Ganyan. Nga nga ka lang. Sige, huwag ka na ganyan. Ganyan! Oo, ganyan, ganyan. Tapos ganyan ang kakis ka. Ganyan. Tumuto pa naman yun, ha? Sir Nan, ngayon lang kita uli, nakita tumawa ng ganyan, ah. Eh, paano ito kasi si Karen, eh? Napapatawa mo ako talaga, para kasi Maggie. Nakasad! Dahil dyan po permission tayo, Lolo, magtsatsa ka rin! Ganyan dito ang pagkinalo. Hindi ko alam yan, eh. Tuturuan ito naman si Lolo, parang di naman. Ganyan lang ako, extend your arms like that. The wiggle, open your mouth like the ah. And then, go! Nako, nagaling! Ayan! Ayaw! Okay. Ano na lang? Halika dito. Halika dito. Saan kayo?
na talagang lumipat si Lolo from his favorite house to here dahil lang dyan sa mga anak karinina na yan. Ma, can't we just stay sa townhouse? No, Carla. Kung nasan ang mga anak karinina, nandun din dapat kayo. Kayo ang mga tunay na apo, hindi sila. Kaya kayo ang dapat na maging paborito. Hindi kayo dapat nagpapatalo. Ma, kung makapagsalita ka parang contest ito, it's not naman, di ba? It is, Adrian. At lamang na lamang sila. Ma, natural lang. Hinahanap ni Lolo at Lolo yung apo nila eh. Siyempre yung attention na kila Ana kay Nina. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi nila kami gusto eh. FYI, hindi nyo rin magugustuhan pag nabawasan ang mana ninyo. Ma, malaki ang estate ng mga Monteclaro. Sabi nga nila, the pie is big enough for everyone. Huwag kang maniwala dun, Aldrin. I am grooming you to be a top-notch businessman. At delikado ang ganyang pag-iisip. Remember, you should not share the pie. You should own it. As if naman may magagawa tayo sa desisyon ni Lolo kung sakaling mahanap niya ang tunay na anak karinina, di ba? I'm so disappointed in you, Aldrin. Tandaan mo, laging merong paraan. I am your mother. At hindi ko hahayaan na maagaw lang ng konsino ang nararapat na sa inyo. Mother and child, sabi nila, wala nang mas lalakas pang bond sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at ng anak sa kanyang ina. You love paintings? Nagpe-paint po ako eh. Hobby lang po. Alam mo, sabi nila, namamana daw yan eh. Malay mo, namana mo yan kay Maggie. Nagpe-paint din po siya. Gawa ni Maggie yan eh. Para daw sa pagmamahala naming mag-ina. Wow! Alam mo, napaka-talented mo talaga. Bakit hindi ka kumuha ng fine arts? Kasi ang gusto ni Daddy, business ang kunin ko. Yun ang gusto ng Daddy mo. Eh ikaw, anong gusto mo? Ako, basta masaya kayong dalawa ni Daddy. Masaya na rin ako, kaya susunod na lang ako. Bait-bait mo talaga. Alam mo, maswerte kami ng Daddy mo at ikaw ang naging anak namin. Pero ito ha, pagka nag-iba ka ng isip sa kurso kukunin mo, susuportahan kita. Alam ko naman po yun, Mommy. Kaya nga tinatapos ko ito eh. Dahil alam ko, nandiyan sa'yo palagi. Alam niyo, Mommy? Kayo ang pinaka-best mom in the whole wide world. Kung nagkaroon nga lang ng contest ng pinaka-magaling na mommy, ay naku, kayo mananalo. Okay lang po ba kayo? Pasensya ka na. Naalala ko lang kasi si Maggie eh. Kung paano ko siya binigo nung kinailangan niya ng isang ina. Kaya po ba gusto niyo mahanap ang totoong anak karenina para makabawi? Oo. Kahit man lang sa isang apo ko. Malay mo, Nina, baka ikaw yun. Sana nga po. Kasi kung gusto niyo po ng second chance para maging isang ina, gusto ko rin po ng second chance para maging isang anak. Salamat. Marami akong sisingilin sa Maggie na yan kung sakali mang siya ang tunay kong ina. Sige, Abel. Just tell me agad if you get any news about Brent. Ha? Sige. Good morning, Lolo. Ano? Pinagtimpla ko po kayo ng kape. Salamat, ha?
Lolo, mukhang excited na po talaga kayong makita yung sinasabi niyo pong tatay ng isa sa amin. Bakit po, Lolo? Hindi po ba masarap? Ganitong-ganito timpla sa akin ni Maggie noon. Kuhang-kuha mo timpla dyan. Talaga po? Masarap. Naku, Sarnan. Alam mo ba, si Nina, may hilag ng painting. Naalala ko tuloy si Maggie. Hindi ba, ma? Mahilig yun sa arts. Talaga? You think siya ang anak ni Maggie? Eh, hindi ba namamana yung ganun? Baka siya nga. Alam mo, posible rin si Anne. Kanina, pinagtimplan niya ako ng kape. Parehas na parehas sila ng timpla ni Maggie. At si Karen, kanina napatawa ka niya. At tanging si Maggie lang nakakagawa nun sa akin. Alam mo, Sanan, parang silang lahat, may para-paraw silang ugali kay Maggie. Alam mo, totoo yan. Manguhula lang tayo na walang katapusan kung sino ang ating apo hanggat di natin natatagpuan si Brent. Alam mo, gusto ko lang matapos itong lahat. Gusto ko malaman kung sino ang tunay na anak ka, Renina. Dahil gustong-gusto ko nang mabuhos ang pagmamahal ko bilang lola. Hello, Peter. Buti tumawag ka eh. Naiinip na rin si Uncle Sarnan eh. Oh, ano, may balita ka na ba kay Brent? Hindi lang balita, Mr. Barredo. At hindi rin informasyon ang mga nakita ko, kundi si Brent mismo. What? Nakonta ko siya kagabi at alam ko na kung saan siya makikita. Ikaw ba si Peter Calzado? Correction, Mr. Barredo. Nakikita ko na pala siya. Ngayon. Oo, ngayon. Shy type naman to. Patingin na. Baka maganda. Yeah, dali. Okay lang yan, okay lang yan. Ay, ay, ang ganda. Lahat violet. Ay, eto yun. Ang galing. Uy, susunod ako naman. Madali lang naman ako i-drawing. Maka naman akong cartoons. Sige, susubukan ko. Ay, tumama si Nina. Alam mo, ngayon lang ito nakita mo umiti. Alam mo palang gawin niya. Pero, Nina, i-drawing mo din ako, ha? Madali lang din ako i-drawing. Oh, yun naman pala. Eh, sabay na lang kami. Drawing mo na lang kami para tipid sa papel. Pero wag naman puro violet. Anong kulay? Hi, girls. Ay! Hello po. Nina, I have something for you. Salamat po. Sana hindi na po kayo nag-abala. Ay, ano yan? Pagpinta ba lahat yan? Patingin nga. Ay, ito. Ay, ito ko na sa gabi. Ito, dami mo ng ganito-ganito. Magpapapraktisan mo na kami ni Ana. Di ba, Lola? It's nice to see you smile. Sino ba naman pong hindi matatawa dyan sa dalawang mo? Sa dati mong post natin, mag-model tayo. Model! Paano? Kailangan yung model lagi na. Ganon! Ganyan! Tapos talikod ka, parang naka-favor ka. O Nina, dapat ganon-ganon. Dapat kasi, para naman maiba naman ikaw. Itaas mo yun. Wah! Diyan ka, diyan ka, diyan ka! Alam mo, napapansin ko ha, yung ninang yan, nakikiklose-close na rin dyan kay Ma'am Carmela. Alam ko yung mga ganyan diskarte, anak. Pailalim yan. Oh, yan anong problema nun, Nay? Ito naman, na-discover ko lang naman ang galing-galing magpinta ni Nina. Kaya si Lola kay Mayla, binili siya ng gamit. Tsaka na, ngayon na siyang umiti. Ang ganda-ganda niya. Wala akong pakialam! Huwag ka nakikichami-chami dyan. Dahil baka nakakalimutan mo, hindi mo yan kaibigan. Kalaban mo yan. Kalaban mo pa rin yan! Eh, ano na naman yung kalakalaban na yan, ha? Anak! Alam mo nangyayari dito? Parang game show to eh. Ang magkakalaban, kayong tatlo para sa magiging Ana Karenina. Milyon-milyon na nakataya
dito. Ang kalaban mo, yan si Nina at saka si Anna. Kailangan makuha mo ang pusa ng mga judges. Wow! Judges? Ano yun? Judges? Anak, hindi ka manunod ng TV. Ano ba? Ang judges mo, siyempre, si Sir Sernan at si Mang Carmela. Kailangan makuha mo mga puso nila. Nang sa ganun, ikaw ang sole survivor. Nang sa ganun, ikaw na ang hahawak ng titulong anak Karenina! Sana, nakita ko talagang umiti tsaka tumawa si Nina. Oh, nakakabuti sa kanyang pag-stay niya rito, ha? She's starting to lighten up. Kailangan lang niya ng kaibigan. At tsaka, alam mo, mukhang nagiging close siya kay Karen tsaka kay Anna. That's nice. Magkakaibigan na pare-pareho pangalan. Saka makakita nun. They all make me so happy. Sana silang tatlo na lang apo natin. Pwede lang eh, no? Pasok. Abel. Akin, nakita na siya. Nakita na si Brent. Pupunta na siya rito. Akin, makikilala na natin kung sino talaga totoong anak ka rin niya. Ano yun? Pinapunta ako ni Mr. Laber Barredo. Kailangan ko siyang makausap. Sandali lang, ho. Abel, bakit mo ako pinatawag? May importante pa akong meeting. Kailangan ka namin para makumpirma si Brent. Makonfirm? Bakit? Pag nakita na siya. Papunta na siya rito. Nakita niyo ang tatay? Malalaman natin pagdating niya rito kung siya na lang. Sir? Nandito na po yung bisitang inaantay niyo. Morning, Mr. Monteclaro. Oh, Peter. Si Brent. Nandito na siya, Mr. Barredo. Ang tatay ni Anna Karenina. Nasaan ang anak ko? Na paraan, malalaman na natin lahat na ako talaga yung hinahanap nilang anak Karenina. Kung ikaw talaga si anak Karenina, paano kung hindi? Yung malaman mo na ikaw talaga yung tunay na anak Karenina, yun ang dapat na main concern mo. Never trust anyone. Yes, ma'am. I want to put this in writing first. Gusto kong malinaw na hindi ka maghahabol sa mamanahin ng apo ko. Hindi ko kailangan ng pang-insulto ninyo. Dapat intindi mo ang asawa ko para sa ikabubuti ni anak Karenina. Nina, galit ka ba sa amin ni Karen? Hindi sa'yo, kay Karen. Bakit? Narinig ko sila ng nanay niya na nag-uusap. Para sa kanila, kompetisyon lang lahat ng to. Yan si Aldrin yung crush mo? Hindi mo na makikita yan, anak! Oras na malaman nilang hindi ikaw si anak Karenina. Pangalan pa lang, nahihilo na ako. Nayan po talagang depresyo ko sa kanya. Oh, Anna! Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Nihintay ko silang matapos mag-usap. Ako rin. Yung nanay ko nga eh. Kabado. Muntik nang himatayin. Bakit dalawa yung ulo ko? Dalawa yung leg? Dahil kilala na kita, two-faced kang tao, kaya hindi kita kaibigan. So stop pretending, please!